today is Monday at nagluluto ako ng yan. Pakbet or Pinakbet or Pakbet sa Kapampangan. Hiniwa ko na yung mga gulay ko. Meron akong talong, kalabasa, ampalaya, okra, tsaka sitaw. Tapos may kamatis, bawang, at sipong liyas, at may pork ako. Kasi wala akong hipon. Hipon sana yung lalagay, pero naubusan pala ako. So, pork na lang. Sana natin! Natin yung kamatis, guys. Medyo yung pork natin. Grabe yung bango, guys. Lagyan na natin yung... Hindi ko alam kung anong unang ilalagay. Pili ko sitaw, diba? Sitaw tsaka okra. Lagyan natin ng bagoong. Ito yung nilalagay ko. Bagoong Alamang. Ganyan natin yung talong, guys. Ito na, guys, ang ating pinakbet. Como se llama? Dariwa. Hi, guys. Hey. Kainan na naman. Yeah, puro kainan. Ito walang katapusang kainan. Pinakbet. Dahil ito, tinuturo ko, di ba? Pinakbet na luto ko, tapos i-pass ko yun. Yeah. Ito. Kumusta kayo, mga Jo? Kumusta? May bagyo ba sa atin, no? I don't know. Meron ba? Parang, may bagyo ba yan, guys? Sa Pilipinas?
hatulan na natin ang Pinakbet. Pakbet. Kapampangan Pakbet ba 'to? Bakit? Ano ba sa inyo? Hindi, may iba bang lutong Kapampangan na sa Pakbet? Hindi, ganyan. Alamang yung nilalagay namin. Oh yeah, alamang sila. Sila kasi yung ano, alubebe. Yeah, bagong isda. Bagong isda. Kasi yun yung popular sa amin. I mean, marami kaming mga ulam na puro ganun. Dinengdeng. Usually, pinanggalingan nito, dinengdeng lang. Tapos, yung mga gulay namin, hinahaluan namin ng bagong isda. So, ito na rin yung kinalakihan namin. Pero hindi yung binigisa, di ba? Yeah, ito. Tikman na natin! Okay lang. Sabi ni Papa, puro kayo kain ng kain, sabi. Tapos, yun lang ang kain namin sa isang araw. Supportan niyo yung vlog. Sinabi mo sana, yun lang ang kain natin sa isang araw. Sarap. Ang masarap sana dito, di ba? Usually yung isda. Isda. Pero wala kaming isda. Kaya, yung tira namin baby, in-oven ko. Sarap, guys. Sarap. Kulit kasi kulit na kulit. Kuya, assignment mo, gawin mo na. Hindi na niya kaya. Yun yung kagabi, kaya sinabi ko sa'yo magtatrabaho pa ako. Tapos mo na pa kasi pagka na deadline pa lalo, magbabayo pa lalo kayo. Ano tinrabaho mo? Yung mga designation letters, government contract. Pero hindi naman kita nakita ang ginawa mo. Kanina sa office. Buong araw. Sarap, guys. Mm-hmm.
gusto niya ang kanin. Tumitingin siya sa kanin ko. Baka daw i-extend ni Trudeau ah. Ang serve. Gusto ko. Dapat sarap na naman ang buhay ng asawa ko kung gano'n. Bakit daw? Ang bait ng Canada, no? Sobrang bait ng Canada, guys. Simula nung nagka-pandemic, guys, yung government nagbibigay sa mga nawala ng trabaho. Mm-hmm. Si Mrs. is one of them. Mag-apply ka lang. Mm-hmm. Alam mo, ito yung magandang mangyayari sa isang bansa. Kung, alam mo yon, napaka mahirap man aminin, pero hindi kami sa nagmamayabang. Please, huwag nyo sanang isipin na nagmamayabang kami. Kaya lang, ganito sila eh. I mean, huwag nyo isipin na dahil lang dyan kayo sa Canada, kaya okay na kayo, ganyan-ganyan. Yeah. Masyado kayo mayabang magsalita. No. Please don't think that way. Yung taxes namin, ang laki. Kung makikita nyo lang, sobrang laki. I mean, lahat ng mga na bibigay ng gobyerno is because pinaghirapan din namin. Mm-hmm. Like for my wife, she's been working here for 10 years, no? And she's been paying taxes diligently every year. I mean, siguro kung ganito ang Pilipinas, wala tayong problema. Ang nakikita lang namin na problema, ang nakikita lang namin na pagkakaiba ay ang Canada, ang Philippines, yung pera hindi mo alam kung saan napupunta. Dito sa Canada, siguradong alam na may accountability ang gobyerno sa mga citizens nito. Sa Philippines, ang labo ng directions ng gobyerno, hindi mo alam kung ano talaga mangyari. Disjointed, disconnected ang mga government agencies sa mismong executive government, yung talas. Dito, hindi. Talagang, ewan ko, sorry kung may mga, sana huwag kayong masaktan. Siguro ang pinaka advice lang na pwede kong sabihin is we need to be vigilant, okay? Tama na yung panahon na nagmamaangmaangan tayo, yung wala tayong pakialam. I think it's time for us to make the government accountable. Ang nagiging problema kasi, ang napapansin ko lang ha, dito, based as a Filipino, dito kasi pag sinabi o nangako ang government, they will do it. Otherwise, talsik ka. Sa Pilipinas, ang kakapal na mukha. Alam mo yung nagkamali na, hindi pa nagre-resign. Parang sasabi pa, I'm serving at the pleasure of the president. Kung alam niyo kung sino nagsalita nun, you will agree with me. Si Health Secretary Duque. Siya mismo ang, nung una pa lang yung kasagsagan ng pandemic, anong sinabi niya? No travel ban. Kasi magagalit ang China. Parang, what the hell are you talking about? Parang, you are giving up the lives of Filipino people just for the sake of establishing relationship with another country na hindi mo alam kung magbe-benefit ko or hindi. Tapos, halo-halo pa, dito, ang assistance is in the form of cash. Sa Pilipinas, is in the form of goods. Ngayon, ang problema kasi, questionable kung magkano yung value declared for that goods. Maraming sasabi, what? At least 1,000, sabihin na natin. Pero in reality, yung mga biniling yun, less than pa. Sardinas, noodles. Noodles, sabihin natin, $20 at 20 pesos. Sardinas, sabihin natin, 40 pesos. It's not, I mean, ilan lang yun? Bigas? Kung government nga, dapat, kung bulk or yung big amount of items ang bibili ng government, dapat nga mas makakatipid ka eh. Diba? Dapat kasi discounted yun eh. Diba? Pag bumili ako mas marami, discountan mo ako kahit 10% lang. Hindi yung i-jack up mo pa yung price. Diba? So, and then secondly, marami siguro magsasabi na hindi mo kasi alam yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi handa kahit anong gobyerno, hindi handa. Walang problema dyan. Pero the problem is for me, kung
marunong kang kung ang gobyerno magaling manakot ng mga Pinoy na papatayin ko kayo, papa-shoot to kill. I mean, bakit hindi mo kayang gawing baguhin yung nasa loob mismo ng gobyerno? For example, si Silas, 'di ba? Siya mismo ang nag-violate ng birthday party, 'di ba? And yet the government vouched for him pa rin. Parang that's clearly a sign of an unhonest person. Oh, parang a lying person, 'di ba? Yung integrity na lang, yung integridad na lang eh, wala na dahil lang doon, 'di ba? Nakakainis lang kasi we cannot help but be affected by this problem. Truth be told, kahit na, alam mo, as much as possible, ayoko nang mangilam. Kaya lang, Pilipino ko eh, kinalakihan ko to eh, lawyer ako eh. So, alam mo yung ramdam ko yung sakit ng mga nararanasan ng, sa Pilipinas. Anyway, thank you. Hindi ako magsalita, baka mag-salita. Hindi ako si DJ Loonyo, okay? Hindi ako bobo. Hindi ako bobo. I mean, si DJ Loonyo. Parang sinasabi mo, bobo si DJ Loonyo, ano? Eh, tangan lang talaga. Buisit. Yung mga fans niya. I-bash niyo ako kung i-bash niyo ako, pero, nako. Ang daming mga, alam mo yon, para lang makapagsalita, they don't do research. Kasi, ewan ko ba? Regardless kasi, publicity, good or otherwise, it's still publicity. Kikita ka pa rin. Yayaman ka pa rin. Mapapansin ka pa rin. Kung gusto magpasikat, magpasikat ka ng tama. Pasikat ka sa showtime. Oo, magpasikat ka sa showtime. Sumayaw ka ng TikTok doon. Huwag kang mag-ano. Bash nyo ako mga fans ng DJ. Anyway. Concern lang kami sa Pilipinas. Kasi napapansin lang namin yung kung kami may ginagawang aksyon ng gobyerno dito, gusto namin sana kahit papaano sa Pilipinas, ganun din ang mangyari. We commiserate with the plight of all Filipino citizens in the Philippines. So, sorry sa mga nakarinig nito at kung na-offend ko man kayo, sorry, it's my own personal observation, personal opinion, and you have to respect that. Siguro, in the future, let's try to educate ourselves. Wala akong nakitang mga Pinoy sa ibang bansa na tatamad-tamad. Wala. Lahat ng Pinoy na nakita ko dito sa Canada, puro hardworking. Kung meron man at least dalawang trabaho or nagsusumikang magkaroon ng isa pang business o diba, para lang din kumita. Be it online seller or whatever, diba? So, wala akong, hindi. Filipinos are by nature hardworking, diba? Mm-hmm. It's those who lead them that will have to be responsible for this Filipinos. Kung wala kang solid na gobyerno, wala kang solid na tao. As above, so below. So guys, maraming salamat for watching this video. Sorry naging political, pero yeah, init lang ng ulo ko. Anyway, thank you. Thank you guys. Please like this video. Please share this video. Don't forget to subscribe to our channel and click on that notification bell. Definitely, marami pa tayong pwedeng gawin. Marami pa kaming videos na ipapalabas. Siguro this is a healthy discussion. It's time for us to really just talk about things, di ba? Huwag yung magpawalang bahal. Anyway, thank you guys. Thank you guys. We'll see you soon. Nakasalamat mga Joe. Bye.